Simula nung nalaman ko nung bababae, ma'am, di ako makatulog. 3 days ko siya bago ko in-front. Chinek ko muna lahat-lahat. Simula nung ano, yung mga chat, yung ganun. Hindi ko din naman ni-expect na makikita ko yun. Kasi okay po talaga kami. Okay na okay. Siguro Panginoon na din yung may ano, na makita ko po talaga yun. Kasama po natin dito si Yusel Bogbog. Siya po ay binugbog ng kanyang asawa. Meron po tayong video footage na kung saan po nagpapakita na talagang siya po ay binugbog ng kanyang asawa. Although ang dahilan ng asawa niya ay kinukuha daw po yung laptop niya. Si Ma'am Yusel ay nais po talaga maghain ng reklamo. Willing siya mag-file ng case against sa asawa niya. Ang gawin niya na lang po is personal pumunta dito sa office. Okay. Pag-review at makunan po siya sa affidavit para maipait po natin yung case. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Yusel. Kamusta po kayo after po ninyong maere sa aming programa nung nakaraan? Okay naman po, Ma'am. Dito lang po ako next stay sa bahay ni Papa. Medyo nakakatulog na din po ako ng maayos simula nung nagpatulfo din po ako. Ito po bang inyong mister ay nag-reach out po ba sa inyo? Wala po talaga, Ma'am. Pero yung tatay niya po is sumawag po, pinapauwi po ako. Kasi nga po, yung asawa ko nga daw po is 1 week na daw pong nagtatrabaho ng sunod-sunod. Namimiss na daw niya yung mga bata. Pero yun po yung asawa ko po is hindi po talaga siya nag-ano. Tapos po yung sa lahat po ng social media niya is pinamblock niya po ako, pati yung tatay niya po. As of now, wala po talaga akong balita sa kanya. Kahit nga lang po i-chat, wala. Tapos nag-change na din po siya ng Facebook niya account. So nung time po na binugbog ka niya, ano po yung mga natamu niyong mga sugat or pasa? Meron po akong galos-galos lang po, maliliit lang naman dito, tapos dito kung saan yung tumatama sa may daan namin. Yun lang po. Tapos marami po akong pasa dito, dito po, tapos meron po ko dito, tapos dito din. Tapos yung may part po doon na hindi po nakagip ng camera, natulak niya ako, dito po tumama. Tapos nung ginanon niya ako, tapos sinakal niya po ako, na sabi ko, di ako makahinga. Kayo po ba ay nakapagpa-medical doon po sa San Juan? Wala pa po, ma'am. Kasi po nung 23 po ng gabi na yon, na 11 PM po nangyari, is 24 po ng madaling araw, umalis po kami, dinala ko po yung mga anak ko na wala lang po, damit lang po talaga meron kami. Wala po kung dalang kahit na ano, ang sinecured ko lang po is yung mga alahas na pwede kong ibenta para pwede po kami magsimula ng anak ko at yung hinagis-agis niya po sa akin na MacBook. Yun lang po ang nadala ko. Gaano na ba kayo katagal na magkarelasyon nitong mister mo? Magte-10 years na po kami, ma'am. Paano po kayo nagkakilala? Through social media din po. Pati ano ko din siya, schoolmate ko po siya sa college. Kamusta po yung pagsasama niyo dati? Okay naman kami. Meron po talagang, syempre, as of part naman sa mag-asawa, di mo naman maiiwasan yung mga selos, nampuan, hindi pagkakaunawaan. Part naman po talaga yun. So hanggang ngayon na lang po talaga, sobrang grabe kasi nalaman ko po talagang meron po siyang iba. Na samantalang dati, ako yung sinasabihan niyang merong iba, na ako yung may ka-chat, tapos ako yung ano, ganyan-ganon nga. Ngayon na lang talaga na nalaman ko na magpa 5 years na pala siyang ganun sa akin. Noon simula buntis po ako nung sa bunso namin, dun pala siya nag-start sa tindahan pa lang na. Simula nung nalaman ko nung bababae, ma'am, di ako makatulog. 3 days ko siya bago ko in-front. Chinek ko muna lahat-lahat. Simula nung ano, yung mga chat, yung ganun. Hindi ko din naman ni-expect na makikita ko yun. Kasi hindi ko nga talaga ni-expect. Kasi okay po talaga kami. Okay na okay. Nalaman ko na lang po nung siguro Panginoon na din yung may ano, na makita ko po talaga yun. Galit na galit ako. Pinuntahan ko siya. Sinapak ko agad siya. Sabi ko, pinagluloko mo ako. Sabi ko, ilang years na. Ito naman pong pambubugbog. Gaano po naka-apekto siya? Grabe, ma'am. Sobra, ma'am. Di talaga ako makatulog. Nung ano, natatakot talaga ako. Kahit nga dito, gusto ko umiyak. Pero di ko maiyak kasi nahihawa din ako sa tatay ko kasi si Papa, ilang taon niya po kundi nakita, tapos malalaman niya ginaganon lang po ako. Tutulungan namin si mama mo para sa problema niya. Do you understand? Yes po. So, kamusta kayo ni Papa? Kital daw to kung Papa. Hindi po. Hindi okay po. Bakit hindi okay? Kasi apat siya kumigo po. Sinipa daw po siya ng tatay niya. Ba't kanya sinipa? Kasi ta help yok di mio mother, kabay di mio father, apega kumigo, pier mi po. So, ibig sabihin, tinulungan. Tinulungan daw niya po ako, tapos daw po,
is pinapalo daw po siya pala ng tatay. Ikaw ba love mo si Papa? Hindi po. Bakit hindi mo love? Kasi then bad boy po. Ba't siya naging bad boy? Kasi siya na otro mo hair. Ibang babae daw po. So alam mo rin na may ibang girlfriend si Papa? Opo, sabi ako. Alam niya daw po. Alam ako. Paano mo nalaman? Nalaman niya lang niya po kasi yung nag-aaway-aaway po kami palagi ng asawa ko. So naririnig niya? Opo. Okay. Anong gusto mo mangyari dito kay Papa mo tsaka kay Mama? Gusto ako make happy para hindi sila pelya po. Sabi niya, gusto niya daw maging happy na lang kami. Para hindi daw po kami mag-away-away. Ma'am, yun nga. Sa dami na rin ang nangyari po sa inyo, ano po ba yung balak niyo po dito po sa case? Mag-file na lang po ako ng case sa kanya, ma'am, na sa pambubugbog niya po sa akin. Huwag po kayo mag-alala dahil tutulungan po namin kayo magsampa ng kaso. Laban po dito sa inyong asawa, babalik po tayo doon sa Sambuanga dahil doon po nangyari yung insidente. So all throughout the filing the case, i-assist po namin kayo, okay? Ngayon po nandito po tayo sa airport para po tayo ay magtungo ng Sambuanga nang makapagsampa po kayo ng kaso laban po dito sa inyong asawa. So ready na po ba kayo? Ready na po ako. Ganito pang gagawin natin, i-accompany po namin kayo doon and then hanggang sa ma-file po natin yung kaso. Okay? Magandang araw po sa inyo, ma'am. Sa situation po ni Ma'am Yosel, na kanya nga pong nareklamo yung kanyang mister po na nabufog sa kanya, ano po ba yung ating proseso para makapagsampa po siya ng kaso? Una-una po, ma'am, ibablatter po natin yung incident sa aming pink blatter para po sa confidentiality din ng case. Pangalawa po, ipapamedical po natin and then kukunan po natin siya ng affidavit. Pagkatapos po ng affidavit, pasubscribe po natin yung affidavit niya sa court, kay fiscal, and pagkumpleto na po yung mga ebidensya natin, saka na po natin ipo-forward yung case for filing po. So ano po ba yung kaso na may isasampa po ni Ma'am Giselle laban dito sa kanyang asawa? Ang maisasampa po natin, ma'am, is violence against women and their children, RA 9262 po. So kasama na po doon yung physical abuse, pambububog na ginawa sa kanya, psychological abuse, and of course, yung tinatawag na economic abuse or yung non-support po sa sustento ng kanyang mga anak. Ano na lang po yung maipapayo nyo dito kay Ma'am Yosel? Maipapayo ko po kay ma'am na isampa niya po yung case para mabigyan nito ng justice yung nangyari sa kanya at of course, sa mga anak din niya po. So, yun lang po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay, welcome po. Sige. Thank you din po. And by the way, ma'am, ano na lang yung maipapayo nyo na lang dito sa mga mapang-abusong asawa po? Maipapayo ko lang po na meron po tayong batas. Kung may ginawa man po kayong kalokohan or pang-abuso sa mga kababaihan, at sisigurado po na mapafilan po kayo ng case. Dito po yung Women and Children Protection Center. Kami po ang mag-handle ng case na yan. At sigurado po kami maipafile po namin yung case sa korte po at para mabigyan po ng justice yung ating mga kababaihan. Thank you po, Sir Rafi, sa pagtulong po para po sa pagsampa ko po ng kaso laban sa asawa ko. At sana po matuloy-tuloy na po. Thank you po.